Hello guys, ngayong araw po ay magluluto naman tayo ng papaya. Yan, isang recipe na naman to mga kalakay na pwede nating iahin sa ating hapagkainan. Yan, samahan nyo ako muli sa video ito at magluluto tayo ng papaya recipe. Ayan, at ito nga mga kalakay, yung ating mga ingredients sa papaya recipe po natin. Siyempre, meron tayong papaya dito at may isasahog po tayo dito guys na isang buong tilapia. Tapos, may dahon tayo dito ng saluyot at mayroon tayong sibuyas, luya at bawang. Tapos, meron tayong kamatis dito mga kalakay at siyempre, hindi mawawala yung ating bagoong at yung ating asin para sa ating pagtimpla mamaya. Ayan. At samahan nyo ako sa video ito mga kalakay at magluluto na nga tayo. Ayan. Ang unang gagawin po natin mga kalakay, bali ipainit lang po natin yung pan. Tapos maglalagay tayo ng mantika kasi ipiprito po natin yung ating isasahog na tilapia. Ayan, bali piprito lang natin mga kalakay para mas masarap yung ating lulutuing papaya recipe. Ayan, naprito na nga yung ating tilapia mga kalakay. So, isusunod na natin yung ating paggigisa. Ayan, bali nagtira lang ako dito mga kalakay ng kaunting mantika sa ating pinagpritohan. Ayan, igisa lang natin yung ating bawang. At susunod nga po natin dito yung ating luya mga kalakay. Tapos yung ating sibuyas. Ayan, haluin lang natin mga kalakay para hindi masunog. Ayan, bali ilalagay natin dito mga kalakay yung bagoong. Yan yung magbibigay ng lasa sa ating lulutuin. At bago natin ilagay yung kamatis, iuuna po natin yung ating bagoong guys. Ayan, bali igigisa lang din po natin yung ating kamatis. At ito, okay na nga po yung ating kamatis mga kalakay. So isusunod na natin yung ating ginayat na bunga ng papaya. Ayan, bali maliit lang yung gayat natin guys para mas mabilis din ito maluto. Ayan. So, haluin lang po natin ito para magpantay po yung pagkaluto. Bali, maglalagay ako dito mga kalakay ng isang basong tubig na magiging sabaw po sa ating lulutuing papaya recipe. Yan, gawin nyo to sa inyong mga tahanan guys. Napaka mura, napaka budget meal na pang ulam, tapos napakadaling lutuin. Yan, masustansya na at maganda to para sa mga anak natin. Ayan, bali ilalagay ko na nga dito mga kalakay yung ating sahog na pritong tilapia. Ayan. Tapos tatakpan natin. Ayan, papakulo lang natin yan ng mga 5 minutes. Mabilis lang naman ito kumulo mga kalakay. At ito nga'y kulong-kulo na yung ating sabaw, yung ating niluluto. At luto na din yung ating papaya guys. Mabilis lang maluto to kasi maliliit yung maninipis lang yung ating gayat sa ating papaya. Ayan, sarap nito mga kalakay. At ayan nga po, kumukulo na siya. At tatanggalin muna natin yung ating tilapia mga kalakay kasi ilalagay po natin yung saluyot. Para ang purpose po natin dito mga kalakay, para yung tilapia na sahog ay hindi po ito madudurog pag hinalo natin yung ating ilalagay na saluyot. Ayan, idagdag na nga natin yung ating saluyot mga kalakay. At halo-haloin lang natin para maghalo yung ating saluyot saka yung ating ginisang papaya kanina. Bali, halo-haloin lang natin mga kalakay. At ay papakulo lang to natin mga kalakay kahit mga 3 minutes lang kasi yung dahon ng saluyot mga kalakay ay mabilis lang naman ito maluto.
Ayan, at luto na ngayong ating dahon ng saloyot mga kalakay. Bali, ibabalik ko na dito yung tilapia. Kahit papano, naipakulo na natin yung tilapia. Hindi siya nadudurog. Ayan, titimpla na natin mga kalakay at ready to serve na nga ito. At naglagay na tayo dito ng asin. Ayan, at ito na nga po mga kalakay yung ating papaya recipe. Napakasarap nito, napakasustansya at napakaganda to para sa mga anak natin na iserve natin ito sa kanilang pagkainan. At ito na nga mga kalakay, ready na po tayong mananghalian. At maraming salamat mga kalakay sa walang sawang support nyo sa aking channel. Yan, God bless!